Patuloy po tayong magkakaisa sa paglapit sa Panginoon. Na tayo po'y mananalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at aming Amang nasa langit, makapangyarihang Yahweh El Shaddai. Amen. Muli sa pangalan ng iyong buktong na anak na aming Panginoong Jesus, kami po'y lumalapit sa iyo nang may pagkakaisa. Kami po'y lumalapit sa iyo na punong-puno ng pagpapasalamat ang aming mga puso sapagkat napakabuti mo sa aming buhay. Salamat po, Amang Diyos, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na aming tinatanggap mula sa iyo. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin. Salamat sa pagpuprotekta mo sa amin. Salamat sa pagbibigay sa amin ng panibagong lakas at sigla sa paglilingkod na ito. Higit sa lahat, O Diyos, salamat po dahil pagamat marami kaming pagkukulang sa iyo, kailanman ay hindi ka nagkulang sa amin. Amen. Dalangin po namin, Panginoon, na may kapakumbabaan sa aming puso, na kami po ay patawarin mo sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang. Amen, Lord. Kaawaan at kahabagan manawa ang bawat isa po sa amin. Amen, at sa gabi Lord. Po ito, muli kaming pagpalain sa pamamagitan ng iyong mga salita. Amen. Dalangin namin, O Diyos, na naway pagpalain mo ang kabuuan ng iyong gawain na ito. Amen. Pagpalain mo po nawa ang bawat isa sa aming nakarating sa lugar po ito. Amen, Lord. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga kapatid naming inaabot ng iyong tinig over the internet. Amen. Higit sa lahat, ang mga salita mo na sa gabi ito ay aming pagninilayan. Ang iyong mensahe, Panginoon, pagpalain mo po nawa ito. Amen. Naway magdala ito ng aral sa aming pong buhay. Nawa sa pamamagitan ito, Panginoon, patuloy kami gumago sa pananampalataya sa iyo. Amen, Lord. Samot panalangin namin, Panginoon, na naman ang aming pong mga kahilingan, na naman ang aming mga pangangailangan, ano man ang aming mga kabigatan na itinataas sa iyo sa gabi ito. Abutin mo nawa ito, Panginoon, at ipagkalob sa amin ang kalayaan at ang kagaanan ng kalooban. Amen, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw mag-take over sa pabuhay ng iyong gawain po na ito. Amen. At naniniwala kami, Panginoon, na kung nasa naroon ang presensya mo, naroon ang pagpapala. Amen. Itong aming panalangin sa makapangyarihan mong pangalan na aming Panginoong Jesus at sa tulong na mabisang pananalangin ng aming mahal na Ina Birheng Maria. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Atin pong purihin ang Panginoon. Aleluya.
at mapagpalang gabi sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid at magulang kay Yahweh El Shaddai. Kayo po ba'y gising pa? Amen! Nasa biglig po? Nasa biglig po! Kung tumahayos yung mga salita ng Diyos na pagmumula ng ating pagninilay sa gabing ito. And if you have your Bible, please open your Bible sa Lumang Tipan, Exodus chapter 20, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 6. Akin po munang babasahin sa wikang Banyaga. Ito po ang sinasabi. And God spoke all these words, I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, and in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of their parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo, sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanigbuguin Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahin. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Palakpakan natin sa Diyos. Bago tayo magsimpo, mga kapatid, harapin mo yung katabi mo. Tanungin mo siya, gusto mo ba? Gusto mo ba? Napagpalain. Napagpalain. Ng Panginoon. Ng Panginoon. Ano kaya ang sagot niya? Amen. Siyempre, gusto natin pagpalain. Sabi mo sa kanya, kung ganun. Kung ganun. Sumunod tayo. Sumunod tayo. Amen po ba? Sige po, maaaring kang makaupo ang lahat. Kaya talagang masunurin, ano? Yan, yung iba, kahit wala pang sinasabing umupo, umupo na. Advance mag-isip. Mindset pa, mindset. Ayan. So, blessed evening po, gayting sa mga nakikinig sa atin over the internet. Ayan, at patuloy niyo po kaming samahan sa pagninilay ng salita ng Diyos. So, sa gabi po ito na binasa natin, hinango natin sa Lumang Tipan, particularly sa Exodus. So, ito po yung tagpo na kung saan wala pagkababa ni Moises, kausap niya si Yahweh. No? Binigyan siya ni Yahweh ng instruction. At si Moises naman, yung instruction na yun, ibinigay niya sa taong bayan. Ibinigay niya sa bayang Israel. Ano, na pinapaalala ng Panginoon na ako ang Panginoon mong Diyos, ako si Yahweh, ang nagpalaya sa iyo mula sa pagkakaalipin sa bayan ng Ehipto. At ito yung pinakamahalagang utos ng Panginoon na sabi nga niya, huwag kang gagawa ng kahit anumang imahen, ano, in the heavens above, in the earth below, and in the waters below, na iyong gagawin at iyong sasambahin. So, maraming utos ang Panginoon na ibinigay ni Moises, pero sa gabi pong ito, ito ang pagninilayan po natin. At ang magiging konteksto po nito, may kinalaman po sa nakaugalian na natin bilang mga Pinoy. Ano po? So, isa sa mga nakaugalian na po natin, na minanarin natin sa ating pong mga unang minuno, ay nagdiriwang tayo ng All Souls Day and All Saints Day. Tama po ba? Amen. Tama po ba? So, ito minanarin natin mula sa dayuhan na nakasakop sa atin at naging dahilan kung bakit naging Christian country ang bansang Pilipinas. Ano po? So, ipinagdiriwang natin every November 1 at November 2 ang All Saints Day and All Souls Day. So, kapag dumarating ang ganitong araw, ganitong panahon, nagkakaroon ng pagkakataon ng pamilya na magkatipon-tipon. Tama po ba? Amen. So, ang tawag yan sa Pilipinas, Todos Los Santos. No? So, that is actually a Spanish word na ang ibig sabihin All Saints Day. No? Todos Los Santos. No? Araw ng mga banal. At kapag Todos Los Santos, mga kapatid, makikita mo may ilang mga bahay na mayroong mga nakasabit na mga spooky
tawag dito decorations. Mga nakakatakot, no? Naglalabasan yung mga story ang nakakatakot, naglalabasan din yung mga pamahiin. Ano po? So ito po yung pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Ayan. Napakagandang topic po nito because the church and superstitions, kasi marinig na itinuturo sa ating pong inang simbahan na hindi tayo dapat maniwala, sumampalataya sa mga superstition. Superstitious beliefs. Ayan. So ano po ba sa Tagalog superstitious belief? Pamahiin. Ayan. So alam niyo po ba mga kapatid na ang pamahiin, may iba't ibang uri ito, may iba't ibang divisions po ito, may iba't ibang types o klase po ito. Hindi po natin ito masyado nabibigyan ng focus, napapahapyawa natin sa mga nakakaraang pagninilay po natin. Pero ngayong gabi, bibigyan po natin ito ng diin. Bibigyan po natin ito ng focus dahil may ilan pala siguro sa atin. I just found out, ano po, kasi napagninilayan ko din, may ilan po siguro sa atin na naniniwala sa superstitious belief kahit tayo ay matagal na naglilingkod sa Panginoon. Kahit pa tayo ay matagal ng mga Kristiyano, no? Kahit tayo mga matatagal na naman ng simbahan. So, ano ba ang stand ng ating pong inang simbahan? Ulitin ko po, no? Anong stand ng ating pong inang simbahan sapagkat ipinagkatiwala ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng inang simbahan ng pagtuturo sa mga faithful at sa believers. At bago pa nagkaroon ng Biblia, meron ng simbahan itinayo ang Panginoon. Amen. So, hindi tayo Bible alone na mga faithful. Hindi tayo Bible alone na mga believers. Kasi according to the Bible also, ano po, marami pang nakatala, marami pang nangyari, marami pang naganap na hindi natatala sa aklat na ito. Ang sabi sa New Testament. So, ibig sabihin, marami pang itinuro ang Panginoon na maybe hindi rin nakasulat sa Biblia. Maraming nangyari noong unang panahon na maybe hindi rin naisulat sa Biblia ang binabasa po natin sa ngayon. And we believe that the body that has authority na magturo sa atin patungkol sa pananampalataya, patungkol sa morality, ay ang inang simbahan. At hindi po nagkulang ang ating mga kaparehan ng mga obispo, ang Santo Papa, na kung ano ang itinuturo 2,000 years ago hanggang ngayon, itinuturo pa rin. Amen. Kaya naman, kung ano ang mali sa panahon ni Kristo, mali pa rin hanggang ngayon. Nasusundan po ba natin? Amen. Kung ano ang tama at itinuturo ng Panginoong Jesus mula noong unang panahon hanggang ngayon, tama pa rin yun at susundin natin. Amen. Nasusundan po ba natin? Amen.